Ang pagkakaroon ng busilak na kalooban ang minsan ay magdadala sa atin sa kaginhawaan. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Kinainisan ng halos lahat ng mga estudyante sa campus nila itong grupo ni Manny. Dahil sa grupo ang mga ito ng mga mayayabang at masasama ang mga ugali. Anak mayaman kasi ang mga ito, kaya hindi nila naranasan ang maghirap sa kanilang mga pangangailangan. Kinahiligan ng mga itong manghamak ng mga kapwa nilang estudyanteng anak mahirap. Iwan ko ba kung bakit ganun na lang kainit ang dugo nila sa mga estudyanteng kapos sa pera? Isa sigurong rason kung bakit mainit ang ulo nila ay karamihan kasi na galing sa mahirap na pamilya ay matatalino at masisipag sa pag-aaral. At yon ang ayaw na ayaw nitong si Manny nang meron pang sumikat bukod sa kanya. Madami naman ang nagrereklamo sa ginagawa ng grupo nitong si Manny. Ngunit dahil sa impluensya at pera ng parents nila ay hindi nasosolusyonan ang ganong problema. Kung kaya't wala nang sumubok pang magreklamo sa tuwing merong hamakin na naman ang mga ito. Sa buwan ng bakasyon nila ay nag-usap-usap itong magkakaibigan. Pinagkasunduan nilang magkakaroon sila ng outing at ginawa nilang gawin iyon sa araw ng Linggo. Dahil sa iyon ang araw na lahat sila ay libre. Kanya-kanya silang nagdala ng mga pagkaing kanilang kakainin sa apat na araw nilang outing. Masaya naman ang lahat sa puntong papunta na ang mga ito sa kanilang venue. Maikling oras lang ang pahinga ng mga ito sa kanilang cottage na tinuluyan. At sa unang araw ng mga ito ay ginawa nilang sulitin ang araw na iyon, at ang una nilang ginawa ay ang pag-island hopping. Pagod, ngunit masaya ang mga ito sa unang araw nila sa resort na iyon. Wala silang sinayang na araw at ginawa nilang puntahan ang mga magagandang spot sa lugar na iyon. At sa gabi naman ay sa bar naman ang tambayan ng magbabarkada. Sa huling araw ng outing nila ay pinagpasyahan ng magbabarkada na puntahan ang isang islang hindi pa nila napupuntahan. Pagkarating nila sa pantalan ng mga bangka ay nainis itong si Manny nang lumang bangka na lang ang nandun para maghatid sa kanila. Ano ba naman yan? Ang luma-luma naman ng bangkang to? Baka mamaya isang hampas lang ng alo nito, lumubog na to. Wala ba talagang iba dyang mas gaganda pa dito? Kadiri naman yan at ang dumi pa. Pareklamong sambit ni Manny. Oo nga tol, nakakatakot namang sumakay dyan. Itutuloy pa ba natin to? Tugon naman ang isa sa mga kasamahan ni Manny. Ano ba naman kayo? Ngayon pa ba kayo maduduwag? At isa pa'y walang duwag sa samahang to, saad naman ng isa. Sa sinabi ng tropa nila'y nabuhayan ng lahat at tinapangan nila ang mga loob nila at sumakay sa bangkang yon. Nang sa hindi nila namamalayang narinig pala ng bangkera ang lahat ng kanilang pag-uusap. At nainis ito sa mga pinagsasabi ng grupo ni Manny. Anong lulubog? At anong luma? Wala lang kayong kaalam-alam kung anong mga pinagdadaanan ng bangkang to at kung gaano to kahalaga sa amin. Babulong na sambit naman ng bangkera. Habang nasa kalagitnaan na sila ng paglalayag nila'y bigla na lang umiba ang ihip ng hangin at palakas ng palakas ang alon. Doon na nakaramdam ng kaba itong si Manny at ang mga kasamahan ito. Ginawa nitong si Manny na puntahan ang bangkera at doon ay nasurpresa siya nang malaman niyang babae pala ang nagpapatakbo ng bangkang kanilang sinasakyan. Doon mas lalong kinabahan itong si Manny dahil sa wala siyang tiwala sa kakayahan nito. Hanggang sa napamura na itong si Manny, dala ng kaba niya para sa kanilang kaligtasan at takot. Sir, pwede ba? Bumalik na kayo dun sa upuan nyo at maging mahinahon. Wala kayong maitutulong dito. At isa pa,
Isuot mo yung life jacket mo kung gusto mo pang mabuhay. Galit na tugon ng bankera. Nakinig naman itong si Manny sa babaeng yon at naglakad babalik ng upuan nito. Habang naglakad itong si Manny, ay bigla na lang hinampas ng malakas na alon ang bangka nila. At nagresulta iyon sa pagtilapon itong si Manny palabas ng bangka. Sabay sa pagtilapon niya ay natanggal din ang life jacket na suot nito dahil sa hindi niya iyon sinuot ng mabuti. Wala ni isang nagtangkang sa gipin itong si Manny dahil lahat din ng mga kasamahan niya ay takot din sa lakas ng alon. Kahit pa sigaw na ng tulong itong si Manny. Habang nag-aagaw buhay itong si Manny ay bigla na lang may tumalon sa dagat papunta sa kanya para iligtas ito siya. Yun pala ay walang iba kundi ang bangkera. Ginawa nitong iligtas ang buhay nitong si Manny. Ngunit kahit na niligtas na niya ang buhay nito'y walang narinig itong bangkera na pasasalamat galing kay Manny. At nagawa pa nitong si Manny na magalit sa kanya. Ba't ang tagal mo akong sinagip? Yun lang ang trabaho mo, hindi pa magawa ng maayos? Ikong nalunod ako doon, walang kwenta. Napangiti lang ang babaeng bangkera sa sandaling yon. Hanggang sa nagsalita ito, maswerte ka nga sir at naligtas ka pa. Pasalamatan mo na lang ho ang pangalawang buhay nyo at subukan nyo magbago. Matapos ng usapan nila'y humupa na ang sama ng panahon at pinagpasyahan na lang nilang bumalik ng pantalan. Sa kanilang daan pabalik sa pantalan ay nanlaki ang mga mata ng mga kasamahan ni Manny. Nang madaanan nila ang mga sira-sirang bangka, sanhi ng lakas ng alon na iyon. Sa puntong iyon ay narealize ng magbabarkada na maswerte pa rin pala sila sa likod ng mga dinanas nila sa unos na iyon. Natahimik ang lahat sa kanilang nakita at hindi na nagyabang hanggang sa makarating sila sa pantalan. Umuwi ang magbabarkadang tahimik ngunit masaya sa leksyon na kanilang natutunan sa bakasyon nilang yon. Isang taon na nang lumipas na hindi nasundan ang paglabas ng magbabarkada. Dahil simula nang matapos ang outing nila'y malaki ang pinagbago sa mga ito. Hanggang isang araw, habang nag-aayos ng kanyang bangka para maglayag itong dalagang sumagip kay Manny, ay nagulat ito siya nang bigla na lang sumulpot itong si Manny at tinulungan ito siya. Pumarito ka ba para mga saro para maliitin ulit itong bangka namin? Sambit ng dalaga. Hindi yan ang pakay ko sa pagparito ko. Pumarito ako dahil gusto ko sanang magpasalamat sa iyo. Dahil sa ginawa mo ay malaki ang naitulong noon para sa pagbabago ko. Maraming salamat. Tugon naman ni Manny sabay abot ng kamay nito sa dalaga. By the way, Manny nga pala. Tumugon naman ang dalaga at inabot din dito kay Manny ang kamay nito. Risa nga pala ang pangalan ko. Pwede ba akong sumakay ulit sa bangka mo? Sure. Marunong ka na bang lumangoy? Sabay ngiti nito. Hindi pa nga eh. Hayaan mo na, andyan ka naman. Simula sa tagpong yon ay nagkamabutihan ng loob itong si Manny at Risa. Ramdam naman ni Risa ang pagbabago dito kay Manny at seryoso nito sa kanyang mga sinasabi. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa at mas pinili nitong si Manny na doon na lang manuluyan sa lugar nitong si Risa para palagi niyang makakasama itong dalaga. Hanggang sa kinasal na nga ang dalawa at nagawang maging masaya nitong si Manny sa piling nitong si Risa. Mga ka-explorers, sa buhay natin, minsan hindi natin malalaman kung sino ang mga na-inspire natin sa ating mga ginagawa. Gawin po nating magpatuloy na gumawa ng kabutihan kahit na walang nakakapansin sa ating ginagawa.